Magandang umaga po, Profesor. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat at ako po ay nagagalak na naimbitahan dito ngayon. Yes, it's sir. Really thank honor. You for accommodating us po ngayong umagang ito. Sir, una po muna, ano po ba ang saloobin ng inyong grupo tungkol po dito sa kakapasa pa lang na batas? Actually, as early as last year, mga also April, no? 2023, nag-issue na kami ng support dito sa no permit, no exam prohibition. At sinabi nga namin at that time na ito ay ano, parang ito ay isang immoral na yung practice na yun ay highly immoral. And thus it should really be prohibited. Mm-hmm. Sir, di ba ang pagkakaintindi ko po kasi dati pa bawal ito sa bisa ng isang memo na nagsasabing yun nga bawal yung no permit, no exam or no tuition fee, whatever ganyan. Kumusta po yung compliance po nito dati under that memo? Yun ang problema. Actually, if you're going to view, I mean, from a historical perspective, makita nyo as early as 2010 meron ng DepEd memorandum order. Ganun din sa CHED. So matagal na talaga, tama ka, matagal na itong itong rule na ito, no? In fact, in 2013, reiterate uli yon ni the then commissioner of CHED, si Madam Licuanan, kasi nga at that time may nag-suicide na estudyante, okay, simply because the family couldn't pay the tuition. But you know, at the time, walang batas na nagba-back up doon sa o sumusuporta or yung basis ng mga rules or order provided for by DepEd and CHED. So ngayon, at least there's already a law that supports such promulgation, no? At pangalawa, at the time parang lumalabas, wala rin namang magawang sanction ang DepEd and CHED. So ngayon I think the law already empowers TESDA, DepEd and CHED to provide the sanction. Kaya nga lang hindi lang ini-stipulate kung ano yung sanction. So with regard to your question, ano ba ang implementation nito? Sa aming experience, iba-iba kasi ang problema kung minsan hindi rin alam ng tao kung yung pinapairal, no, ng CHED. So kung minsan may no permit no exam pala na sinasabi ang minamandato ang CHED at ang DepEd, pero hindi rin to alam ng mga parents, no? Kaya kung minsan talagang they have no choice but to comply, no? Another thing, at saka ito, tingnan din natin during that time, may penalty din or interest na ini-impose, which I think even with this new law now ay andun pa rin yung imposition ng penalty or interests. Kaya nga, ang feeling nga namin parang sinuportahan namin yung Senate bill kasi parang mas malinaw yon kaysa yung ngayon na naging batas. Ano po sana yung provisions na meron ngayon na nawala nung naipasa yung batas? Ano sana yung itong mga dapat nakalagay dito? Hindi, kasi ganito lang ano. I'm just considering yung proposal sa Senate kasi I think it would address the problems that the order from CHED or DepEd were not able to resolve. Okay, so for example, dun sa Senate bill nakalagay the school can impose penalty, okay, or even interest for those who are not able to pay, but it should not be more than, let's say, 6%. Ngayon, silent yung batas sa ganoong scheme. Ayun, isa yon sa nakikita namin na problematic pa din. Okay? Tapos, of course, sinasabi nyo kanina, how do we
ang bago kasi dito yung DSWD. Yes. Di ba? Mm-hmm. Oh, pero how do we define disadvantaged students? Mm-hmm. How do we apply that in practical terms? O yung sinasabi sinabi kanina na eh paano kung hindi naman talaga sila disadvantaged, kaya lang hindi kaagad na ibigay yung hindi kaagad na ipadala yung mm-hmm. pera na pang tuition because OFW. Kasi dati dun sa yung dating ginagawa ng DepEd at ng CHED ay you know it does not have any distinction at all. Oo, kumbaga for everyone, any for student, all. Mm-hmm. Oo, any student who can't pay should still take the exam. Mm-hmm, mm-hmm. So, ngayon, parang you have to go to DSWD. Exactly. And, find out kung to get the certification. That would be another layer of the bureaucracy, di ba? Mm-hmm. So, baka mas mahirapang i-implement itong batas na ito simply for that reason. So, in effect, baka hindi ma-resolve ng batas yung mga problema. Yes. Mm-mm. Of course, kaya ngayon siguro importante natutukang mabuti how DSWD will really define yung disadvantaged students and the specific protocol na kailangan din gawin para masunod yung intention ng batas. Ang ganda nung sige lang po sir, tuloy po tayo. There's another point. Nakita ko mas maganda yung sa Senate Bill eh, kasi nakalagay doon, there is a specific fine from 20,000 to 50,000 na kung mababiolate yung batas. Kaya lang dito sa law na naipasa, walang nakalagay na specific fine. Ang sinasabi lang, magpro-provide ng administrative sanction ang DepEd, check and test. As to what that is, hindi pa rin natin alam. Okay? So, again, kailangan din tutukan kasi in the end, these institutions can actually be, sometimes would favor one specific sector. Mm-mm. Okay? So, baka makawawa din yung mga estudyante at yung mga parents. So yun ang isa pang problema. Mm-mm. Ganda po ng pagkaka-explain nyo. Kasi kung mga tanong namin kanina ni GDP, yun din yung mga ni-raise din yung concern ngayon. Yun pong binabanggit ninyo na halimbawa yung pagkakaroon nga ng certificate na kukunin from DSWD and all that, yung mga sanctions na yan and all, hindi po ba nagkanoon ng diskusyon muna ang mababang kapulungan maging ang Senado dito sa mga stakeholders involved, kasama po ang grupo ninyo, para masabi exactly kung ano yung mga dapat maisama sa regulasyon, especially sa IRR. Baka kasi itong mga binabanggit natin nakapaloob na mismo sa gagawin at i-implement na IRR ng DSWD. Okay, ako I'm going to be candid. Mm-mm. The problem sometimes with Senate and Congress is that they would just talk to sectors that are known to them. So most of the time ang nakakausap nila ay yung mga owners ng school, yung malaking organization ng mga schools. Kami, our organizations, we represent teachers in private schools. Mostly these are labor unions, no? We were not actually invited in the Senate hearing or even in the congressional hearing when this particular item was being proposed bill was being discussed. That is also true, I guess, with students and parents. There were times that recently I attended a congressional hearing, but there were no parents representation. As I have said, matagal na to sa bicameral committee, as early as more than a year. Pero ang tagal na ipasa ngayon lang. So kami nagtataka kung bakit napakatagal. Well, because malakas yung lobby ng mga owners ng school. Mm-hmm. That's the real truth. I mean, that's reality. So in fact, they were even able to have an audience with the bicameral committee, di ba? Pagkatapos ng maipasa sa
sa Kongreso at yung version din sa Senado maipasa, nagkakaroon ng reconciliation in a bicameral committee conference. I understand that even during that time, the lobby of the owners of private schools were able to talk to the senators and congressmen in that conference committee. So, you know, that's our problem, you know. Sometimes laws are passed favoring a specific sector, especially those who are, you know, those who are more capable to be heard and you know, to talk to these legislators. Oh. So kaya ngayon napapansin ko parang hindi siya, parang baka ma-defeat yung purpose nung batas. Although we are happy in the sense na meron ng sanction at may batas na to back up yung CHED order and DepEd order that will be issued, no? Kaya nga lang kailangan nating tutukan kung ano yung mga sanctions, mga administrative sanctions na ibibigay. Oo. Okay. So this is really be parang sinasabi niyo nga po, ina-explain niyo, no, imbis na makatulong at mas maging malinaw para doon sa mga estudyante at mga magulang itong bagong batas, pero pag binasa mo yung fine print, malalabuan ka po talaga. Yes, yes. Oo. Parang kasi sige po, tuloy po. Parang ano yun eh, sometimes, 'di ba? People would come up with rules designed really to defeat the purpose of the law. Because alam naman natin, malakas ang resistance ng private school owners for this particular bill. Kasi nga, sinasabi nila, nahihirapan na sila ngayon, baka walang enrollment, mas marami magsasarado na eskwelahan. Mm-mm. But sometimes we have to be more nuanced in our reading of their statements. Bakit ba nagsasara yung mga eskwelahan? Maybe they can't offer good quality quality education, and thus students would rather go to state universities. Pangalawa, maaring ano, there's also mismanagement in the school. The curriculum being offered is not that shall we say competitive, or even that they don't have good teachers. And why is it that there are no good teachers? Simply because they don't pay them well. And so the good teachers, alam naman natin to, merong migration from private schools to public schools. So there are a lot of issues, no, and concerns. So kung bakit, parang nawawala ng enrollment yung mga pribadong eskwelahan. Tapos, pero at tignan din naman natin na since 10 or 15 years ago, sobra na ang nabibigay na vouchers or support ng gobyerno sa private schools. So dapat i-balance natin 'yon. So these are interconnected issues that we need also to look into when we respond to, let's say, to the objections of the schools, no, regarding this law. Sir, may nakita pa akong isang gray area dito, ano po, kasi may sinasabi dito kanina. Inisa-isa natin, Chacha, di ba? Calamities, emergencies, force majeure, and justifiable reasons. Ano ba itong justifiable reasons na to? And of course, yung sinabi nila na disadvantage dapat. Mm-mm. Now, sir, meron pa akong isa nakita. The schools are given, ano ba to? Privilege to maintain power to require promissory note, withhold records, and other legal and administrative remedies available to them. Aware po ba kayo kung ano-ano po itong mga... Actually matagal na 'yan. Mm-hmm. Even dun sa DepEd orders and CHED orders, andyan na 'yan. That's why yung mga sinasabi namin, hindi naman there is always a way for the schools to collect. Because in the first place, they are given the right to withhold these documents unless the students will pay. So, they could even refuse enrollment dun sa mga estudyante na hindi nakakabayad. Oh, and there's already a Supreme Court decision on that, no? Kaya sinasabi namin, why worry about this no permit, no exam when in the first place, hindi lang yung siguro po collect kaagad, but again, there is always a way to collect. Okay? Kasi for example, hindi ako estudyante ako, hindi ako makabayad ngayon. 'Di ba? So, mag-i-enroll ako sa second semester. Then, or, you know, next school year,
hindi ako pwede mag-enroll. They can refuse enrollment unless I pay. Oo, maganda rin yung bringing up na yun ni Gerard, ano? Kasi parang papayagan mo nga sila, but at the end of the day, kung hindi makakapagbayad, may kapasidad pa rin ng eskwelahan to hold the records or ipa-enroll yung estudyante, yes, for the offered for the next school year. Although, on the other hand, pag tinignan naman natin ang side nito mga private institutions, Professor, baka ang nasa utak kasi ng mga ito, eh, baka nga pumaabuso ng iba kung sakali na hindi pagbibigyan naman ng mas maluwag itong mga estudyante dito sa no permit no exam policy. Bakit naman maaabuso, di ba? Well, of course there would always be abuses, but what we're saying is that there's enough security for the school to collect. And secondly, even under existing rules, meron ding penalty or even interest that they can impose. So that would be enough, a kind of discouragement for these parents to abuse. Mm-mm. Okay? Mm-mm. Saka alam naman natin, in the first place, talagang maraming mahihirap na Pilipino. Correct. And it's very, very important for us Filipinos. Importanteng maka-college, no? Importanteng makapag-aral na talagang igugulong nila lahat na magagawa nila para makapag-aral lang yung mga anak nila. So, ang feeling ko, parang that under existing policies ay okay na, 'di ba? Na hindi naman talaga maaabuso 'yan. Mm-hmm. Oh, Professor, ang ibig po ba sabihin nito base sa mga nasabi niyo pong concerns and points ngayon is after ngayon na naisabatas na finally napirmahan na nga po ng Pangulong Marcos, mm-hmm, itong no permit no exam policy, mm-hmm, parang in the end dehado pa rin ang mga estudyanteng mahihirap dito dahil sa labo, yeah, no, parang medyo malabo pa rin po kasi pagka binasa nila fully kung ano yung laman ng batas eh. As it is, ha? Dehado pa rin. Kasi that's why kailangan tingnan natin yung IRR kasi ang feeling ko kailangan malinaw at kailangan magkaroon ng partisipasyon yung mga grupo ng mga estudyante sa pag-define nung IRR regarding disadvantaged students. What do we mean by that? What will be the process? Kaya kailangan pag ang DSWD pag nagkaroon ng consultation with they are mandated to do that, no, for purposes of yung IRR ng batas, kailangan mag-participate dito at kailangan tawagin hindi lang yung mga owners ng school, kailangan tawagin talaga yung mga estudyante at mga parents na concerned, including teachers, because ang mga teachers alam namin ang nangyayari sa loob ng on the ground, the classroom. Halimbawa, ako as a teacher, I have experienced that even in the past na talagang kawawa yung parang embarrassment, mm-hmm, na hindi ka makaka-take ng exam simply because your parents cannot pay your tuition. In the first place, you know, this is a contractual obligation between the teachers and the parents. Why impose that on the children who are just studying, no? So masakit yun. So it would really have an impact, let's say, on their mental health, yung trauma, no, yung ganun, being singled out or bullied simply because you cannot pay. Mm-hmm. So talagang so maganda na ngayon batas na ito, no, but as to how it's going to be implemented, how this law will be disseminated, para malaman ng mga estudyante at ng mga parents, ayun ang ating problema. Sa ating bansa naman, palaging maganda daw yung mga batas, pero may problema sa implementation. But in this particular case also, let me say again, mm-hmm, na kailangan klaruhin yung mga specific provisions ng batas. Mm-hmm. Professor, ano po ang way forward para sa inyong grupo? Is there a way na na makasama kayo dun sa pag-draft ng implementing rules and regulations itong batas na ito? Well, what we will do is that we'll just communicate to Cotesco Pututa. Sometimes, actually, we're the ones who invite ourselves. Eh. Mm-hmm. Kasi pag yung parang aasa lang kami na iimbitahin kami, hindi ka maiimbita. So what we're going to do is actually write these agencies to
to invite us and as well as the other sectors that that should be invited, yung mga stakeholders like parents and students. That's the best thing that we can do to in order to at least improve the implementation of this law through a better IRR. So ngayon po ba yung sulat na binabanggit niyo na ipadala na o ipapadala pa lang natin dito sa DSWD, which is the implementing agency? Dahil actually nalaman lang namin ito, 'di ba? I think this was just three days yes, ago. Yes, opo. Ago. Mm-hmm. So you're drafting the letter now na ipapadala sa DSWD, yes, kasi nga po kayo umaasa na sana maimbita naman ng grupo para marinig din ang side ng mga teachers, no? Mm-hmm. At saka siguro importante din na i-define ng DepEd, ng TESDA and CHED kung ano yung mga sanctions. Mm-hmm. Kasi ngayon nakalagay lang doon that TESDA, DepEd and CHED are given the authority to provide sanctions. But what are these sanctions? Mm-hmm. For example, dun sa Senate bill, it's let's say 20,000 to 50,000 for every violation, no? Ganon. Na-impose dun sa school. Maybe ayaw yung siyempre ng mga eskwelahan. So, but what could be a better sanction so that yung mga eskwelahan talaga would really follow this law. And so hindi rin malinaw kasi parang they are given these government agencies are given the authority to determine. Ang isa pang issue diyan, how would the sanctions be consistent within these three agencies? Kasi in many cases, sometimes itong mga agency na ito ay hindi rin nag-uusap. So, kailangan mag-usap din yung mga agencies. At yun, kailangan din bantayan ng mga concerned stakeholders. Ayan, at least malinaw na ngayon, ano? And kami po yung patuloy na makikipag-ugnayan sa inyong grupo dahil panigurado dire-diretso po ang balita tungkol nga dito sa bagong batas na no permit, no exam policy, na ngayon ay nalagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat po, no? Salamat sa pag-invita sa amin. Mas nalilinawan ngayon yung mga magulang na after maisa batas ito at mapirmahan, hindi dapat happy-happy lang. Dahil sa dulo nga, dahil sa labo nung ilang mga nakasulat na nakapaloob doon sa batas, parang dehado pa rin ang mga estudyante dito sa labang ito. But once again, thank you so much ang presidente nga po at lead convener ng Council of Teachers and Staff of Colleges and Universities in the Philippines, Associate Professor Rene Luis Tadle. Salamat po sa oras ninyo ngayong umaga. Okay, maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Ted Failon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.